Good day! Welcome sa ating mental health series. Noong nakaraan, pinag-usapan natin yung stress, depression, anxiety. Ngayon naman, itutuloy natin yung pag-uusap tungkol din dun sa mga bagay na yun. Pero, magpo-focus tayo ngayon sa panic attack. Ano ba ang nararamdaman ng isang tao kapag siya ay nagpa-panic attack? Nariyan, meron siyang palpitation, dizziness, sweating, trembling, merong hot or cold flushes, may fuzziness, difficulty breathing, or chest pain. Ito ay maaring maramdaman ng isang tao nang pakiramdam niya yung kanyang kaluluwa ay umaalis sa kanyang katawan, or maaari na yung kanyang paligid ay nag-iiba. Kapag nararanasan natin ang mga bagay na ito, ibig lang sabihin nun, nawawala tayo sa ating mga senses. So what we can do is to go back to our senses. And paano natin babalikan yung ating mga senses? Here are some of the techniques in dealing with panic attack. We just have to use what we have. Ano yung meron tayo? Our senses. Okay? So ano yung number one? We have to name 5 things that you can see. Like for example, I can see curtain, nakikita ko din yung pinto, bintana, yung table, nakikita ko rin yung ilaw. Name 5 things that you can see. And then, touch 4 things around you. Like, yung baso, yung cellphone, yung laptop, yung headset. And, identify 3 things that you can hear. Naririnig ko ang motor na dumadaan, ang aso na tumatahol, yung tawa ng anak ko sa itaas. And, what are the 2 things that you can smell? Naamoy ko pa yung kape. Naamoy ko pa rin yung pabango. Ayan. And describe 1 thing that you can taste. Nalalasahan ko pa yung ulam namin kanina. Ayan. So, by bringing back your senses, bringing back yourself to your senses, medyo mapapawi yung ating panic attack. Tandaan natin, ang panic attack could be triggered or non-triggered. It could be expected or unexpected. Kaya nga minsan, magugulat ka na lang. May mga tao na nasa loob lang ng bus, maya-maya umiiyak na. O kaya naman ay kasama mo lang sa inyong sala, nakaupo lang siya. Pero all of a sudden, hirap na siyang makahinga. Ganun nangyayari yung panic attack. There are several ways in dealing with stress and anxiety aside from yung binanggit nating bringing back your senses. And here are some of the tips. Number 1, follow a healthy diet. Kumain ng tama. Kumain ng prutas at gulay para maging healthy ang ating katawan. And then number 2, be active. Galaw-galaw, sabi nga. Okay? So, yung mga katawan natin dapat ay kumikilos. Pwede tayong gumawa ng mga gawain bahay, maglakad-lakad, o kaya naman tumakbo ng kaunti, or magtanim. Yan yung mga bagay na pwede natin gawin para tayo ay maging active. Ano pa? We have to stay calm and we have to learn how to breathe. Kaya nga, isa sa mga itinuturo natin dito ay yung tamang paraan ng paghinga. Okay? And then, we have to stay connected while following the social distancing. In fact, dapat wala yung social distancing eh. Ang meron tayo, physical distancing. Panatilihin natin yung ating social connection with other people. Nandiyan naman yung technology to help us connect with other people. Number 5, we have to learn how to self-soothe. Alam natin dapat kung paano natin pakakalmahin yung ating mga sarili na itinuturo ko din sa iba pang mga videos. And make sure you have 8 hours of sleep every day. Mahalagang pagtulog. Matulog ng tama. Okay? And huwag tayo makikinig sa kung saan at ano-ano mga balita. Siguraduhin natin
na yung mga binabasa natin, pinapakinggan natin, or pinapanood na balita ay mga credible na balita para hindi ito mag-cause or mag-result sa fear. There are also other things that we can do para matulungan natin yung mga taong sa tingin natin ay nade-depress. Ano-ano ang mga bagay na ito? Ask a friend to help you with your chores or duties. Halimbawa, maglaba kayo or maglinis ng bahay. Hindi naman talaga yung paglalaba o paglilinis ang nakakatulong, kundi yung communication na nangyayari habang ginagawa nyo ang mga bagay na ito. Ano pa? Puntahan mo siya. Sabihin mo, halika, maglakad tayo. Maglakad kayo sa ilalim ng araw. Okay, halimbawa, mga alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga na maayos pa nating mararamdaman yung init ng araw dahil ang vitamin D could alleviate depression. And walk barefoot. Maglakad ng nakayapak. Lalo na kung sa buhanginan o kaya naman ay sa damuhan o sa lupa na alam nating wala namang bubog. Okay? Dahil stepping on soil can actually act as depressant, antidepressant. No? Kasi merong bacterium na nandito na nag-trigger sa pag-release ng serotonin na siya namang nagpapababa ng anxiety level natin. Okay? Number 4, focus on self-care. Ang mga taong nade-depress, ayaw niya ng maraming tao. In fact, gusto nila nakakulong lang sila sa kwarto. Gusto nila madilim. Hindi naliligo. Okay? So we help them to take care of themselves. Sabihan natin sila na maligo, magpagupit, magpaayos, magpaganda, no? Magpa-parlor. Ayan, dahil it's too hard for them to do these things. Kasi nga, they wanted to withdraw. Gusto nila lumalayo sa ibang mga tao. Kaya nga hindi sila naliligo eh. Para sila na mismo yung layuan ng ibang mga tao. And without others, reminding them to take care of themselves, it will snowball doon sa pakiramdam na sila ay walang kwenta or worthless. And number 5, make little notes for some happy thoughts. Simpleng pagsasend lang ng message na magbibigay ng words of encouragement sa ibang mga tao, malaking bagay na pala ito para hindi sila tuluyang malugmok sa depression. Tandaan natin na merong umiikot sa ating kaisipan, 60,000 thoughts every day. 57 of these are habitual and 45,000 of these are negative. Kaya simulan natin ang isang araw sa positibong kaisipan. Simulan natin sa magandang pananaw para magtuloy-tuloy ang araw natin na positibo at masaya. Iwasan natin yung mga taong negatron o yung mga negatibong tao na walang ibang sinasabi sa atin kundi yung mga bagay na hindi nakakatulong sa atin. Tandaan natin, kailangan nating palakasin ang ating support system. Palakasin natin ang ating mga kasamahan sa bahay, no, para sila din magpapalakas sa atin sa mga panahong tayo ay nanghihina. Ano-ano pa yung iba pa nating mga activities na pwedeng gawin kapag ka tayo ay nade-depress o kaya naman ay meron tayong nararanasang anxiety? Ito mga simple lang to. Kumuha ka lang ng bubble wrap pag ikaw ay nakakaranas ng anxiety. Pindut-pindutin mo lang yan. Putok-putokin mo lang. Ika nga. And then kasama nito mawawala ang inyong anxiety. Or gumawa ka ng journal. Isulat mo lang araw-araw ano ang mga bagay na nakapagpasaya sa iyo. Or gumawa ka ng gratitude notebook. Isulat mo lang doon. Ano ba ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw? And then every weekends, basahin mo yung mga naisulat mo. At muling magpapaalala sa iyo na mga magagandang bagay na nangyari sa iyo. At pwede rin naman na ikaw ay magkaroon ng tinatawag natin na emotional jar. Kung meron kang emotion na nararamdaman at a particular day, isulat mo lang and then ilagay mo sa jar. And every weekend, pwede mo naman itong sunugin para mawala yung mga negative emotion na iyong naranasan. Okay? So I hope kahit nakakaunti, yung mga tips na binigay namin sa inyo
ay makatulong para mabawasan yung ating panic, anxiety, stress, and even depression. And don't forget, kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na. I-like and share mo na rin para pati yung ibang mga tao makinabang sa ating lecture. And always remember to be safe always. Okay, have a nice day. Good day.